Did you know this company owned by Philippine government before? A servant of the Lord of Hosts in this universe, a world private researcher and technician. How wonderful for the benefits of the people and Philippine government. If we have many company in the Philippine government, that's why kindly watch this video presentation. Lahat po yan, pinrivatize po natin. Mali po yan. The sixth deadly sin of the Philippine economy is we privatized all our major strategic utilities. Kuryente, tubig, telepono, internet, mga tollway, mga airport, mga runway, mga airline, seaports, mga skyway. Lahat po yan, pinrivatize po natin. Mali po yan. Maling-mali yan. Dahil dapat sa gobyerno yan. Para ang tubo niyan, ang ganansya na pupunta sa taong bayan. Hindi sa kung kani-kanino lang na mga private sector na kakaunti lang. Kaya po, the rich get richer and the poor get poorer. Mali ang ginawa ni Cory Aquino, mali ang ginawa ni Fidel Ramos at ni Erap Estrada, mali ang ginawa ng lahat ng mga economics at liderato na ibinenta sa private sector. No to privatization, yes to professionalization. Dapat kin-professionalize ang management ng mga utilities. Ibig sabihin, kumuha ng pinakamagagaling na mga tao, binayaran na matataas, binigyan pa ng bonus, pero dapat lahat ng tubo at ganansya na pupunta sa gobyerno para sa ikabubuti ng taong bayan. And that's why, lahat po ng ating mga kuryente, tubig at telepono, intercom, lahat ng mga toll, lahat ng mga airport at lahat po yan, ay tataas ang tataas ang singil sa atin. Samantala, tataas at tataas din naman ang mga buwis na ipapatong sa atin ng ating gobyerno. Bakit? Wala na silang alternative streams of revenue. That is the sixth deadly sin of the Philippine economy.